at speed to the city streets. Hello guys, magandang umaga, magandang gabi, mga kakanto. Sa mandako ng mundo kayo naroroon. Kumusta po kayo? Isang napakaswerteng araw po ngayon para kay Kanto Tejero. Dahil sa wakas ay na-recover ko po ang majority ng aking videos na nakuha ko sa aming long ride sa Bicol last Holy Week. Nagkaroon po kasi ako ng mishandling ng mga files buhat sa SD card ng camera at sa paglipat sa ibang SD card. Kaya muntik nang hindi ko na ma-recover ang lahat ng aming mga videos. Pero sa kakukuting-ting ko ay na-recover ko ang majority ng mga video ko maliban na lang sa ilang kuha ko noong papunta pa lamang kami sa Bicol at ilan sa mga video ng day 1. Kaya't hito tayo ngayon at makakapag-share na din ng ilan sa mga naging ganap sa aming Bicol Holy Week. Unahin na po natin ang swimming time namin sa beach ng Uwas Albay. Umaga pa lang ng Sabado si Gloria ay tumulak na ang grupo patungong Barangay Badyan, Uwas Albay, dahil doon kami nakapag-book sa isang private beach house. Mga 1 hour and 30 minutes drive ito mula sa Talungog, kung saan kami inampon ng pamilya ni Lady Rider Yentry Banal. Dahil medyo malayo at private nga yung beach, ay kukunti lamang ang mga guests sa mga karatig beach house, kaya napakapayapa ng lugar. Hindi nga puti ang buhangin pero napakapino naman at malinis dito. Sulit ang isang kalahating oras ng biyahe kapag nakapagbabad ka na sa napakalinis at crystal clear na tubig. Magaganda rin ang mga tanawin at siguradong mag-i-enjoy kayo sa pagpapapicture. Sariwa ang hangin at may mga sariwang buko ng niyog na fresh dahil kundes pati itong susungkitin kapag mag-order ka na. Sa mga nais mag-inquire sa Chelsea Beach House, maglalagay ko sa video description ang link ng kanilang official FB page. Shoutout nga pala sa anak at pamangkin Lady Rider Yen na sina Jazz at Abien at sa dalawang makukulit na kaibigan yung dalawang links. Kasama sa video nito yung supposed to be an interview ko sa inyo, pero ako pala ang interview nito. No.
Kahit pa lang mas bate. Ayan, merong mga Bicolana, oh. Yung isa yata ay taga Laguna, no? Ay, Laguna. O sige, magpakilala kayo tapos bumati kayo. Una muna yung Bicolana, siyempre siyang host, eh. Siyang mag-welcome sa amin dito. O, ang pangalan, no? Hello. Pulanggi Albay. Ayan. Oy, halimbawa ikaw ay ano, tour guide, saan kami ipapasyal? Sa Tabaco, sa Mayon side. Mayon side. Talagang nasa paanan ng Mayon yung Tabaco Albay. Lapit na. Ah, yun ang pinakamaganda pa lang spot, no. Gaano kalayo? Ay, 30 minutes. 30 minutes. Ano saan ang tinan? Eh, inaanyayahan ko kayo diyan, mga taga-Bay nila, taga Laguna na pumunta dito sa amin dito sa Bicol. Sa mga sa mga taga Manila, visit Bicol spot. O, yung taga Laguna muna, anong masasabi mo dito sa lalawigan ng iyong jowa? Masaya. Nakakatakot po yung yung sa motor, di ba yung mga gano'n yung banking? Ah, mga banking. Nakakaba na napapaano na lang. Hindi na lang nahinga. Ilang beses ka na bang naka-ride kasama si Jazz? Ngayon pa lang. Ay, kaya. Kasi talagang pag lalabanan mo yung ano mo, pati yung mga muscle mo, sasakit. Sobrang ngalay na ngalay po. Muntik pa mag-away. muntik na ako makatuloy sa motor. Kaya nakakantok pala. Talaga nakakantok. 24 hours tayo nagbiyahe. Oo. My name is Hannah po. From Laguna. Nag-aaral ako sa Carmona City. Ah, Cebisio Endang? Hindi pa, sa Carmona. Ay, Carmona. Sino yun? Ilang year na sa... Third year. Education. Yun, dahil na. May tambak pa po akong lesson po. Nandito ako nangangalekta ng bato. Ayos. Pero ano, in fairness dito, napakalinong ng tubig, oh. Ganda. Punta Mara. Ay, hindi sumagot sa amin, eh. Doon dapat tayo, eh. Eh, tawag kami ng tawag, hindi sumasagot silang sumagot. Kaya naman po yung tadyay namin. Pwede naman. Meron din dito. Kumusta po yung biyahe niyo? Ah. Medyo masakit sa katawan yung biyahe. Pero pagdating namin nung umaga nung nagising kami dun sa barangay ni Najas at nakita namin yung Mayon, nawala lahat ng hirap. Yung ano lang yung pagsikat ng araw nakita yung Mayon. Ah. Full feeling yung pakiramdam talagang yun lang. Kaya kami pumunta rito para makita talaga ng malapitan yung Mayon. And lalo na nung nakapunta pa kami sa Kagsawa Road. Napaka historical na. Historical na place. Oh. Kasi yung ano yung famous na yung church sa liba. Saka yun. Yung nga, Kagsawa. Kailangan.
Mount sa kawa-kawa dapat, kaya lang iniisip namin matagal umakyat eh, sayang yung oras. So sabi namin hindi na kami akyat, diretso na kami sa Kagsawa. Then pakagaling namin sa Kagsawa, pumunta kami sa Church ng Albay. Maganda rin natin.